mga breeder na dap niya yan, pero yung mga inaanak, yun ang kakainin ng ating mga prey. Ito yung prey ng ABT natin, no? Ililipat natin sila sa kinukulture nating mga dap niya para unlimited food, ha? Para mabilis silang lumaki. Ayan, kasi minsan gabi na kami nakakauwi kaya hindi na rin napapakain na maayos. Ayan, no? Tama, mga kabi, samahan nyo ako, ililipat natin sa ating kinukulture na dap niya to. Ayan, para wantosawa sila sa pagkain. Ayan, no? Ang dami niya, mga kahabi. Siguro mga 60 pieces meron to kasi dalawang breeder to, eh. Ayan, no? Mga 5 days na to, mga kahabi, yung ating mga fry. Ayan, ngayon, ililipat natin para mas mabilis lumaki ang ating mga prey kasi live foods na yung kakainin nila. Tara, mga kabi. Eh, mga kabi, oh, kung mapapansin nyo, yan, maraming dap niya rito, yan, oh, sa aquarium na to. Ngayon, dito natin sila ilalagay para kahit hindi natin sila mapakain, talaga namang kakain at kakain sila. Wantosawa silang kakain dyan. Ayan, ha. Lilipat na natin, mga kabi. Ayan, mga kabi. Naisali na natin yung ating mga prey ng ABT. Ayan, o. Oh. Ayan na sila. Kasama na nila yung mga dap niya, o. Oh. Oh. Tapos nasa green water pa sila. Ang maganda dyan sa green water na yan, marami silang makukuha mga makakain bukod sa dap niya. Ayan, no, mga kabi, oh. Oh. Ang dami niyan. Kaya pagka ito napalaki natin, sigurado next breed, mas malalo rin sila marami. Ang dami dap niya niya, no, mga kabi, oh. Tingnan niyo, oh. Oh. Mga breeder na dap niya yan, pero yung mga inaanak, yun ang kakainin ng ating mga prey kasi hindi pa nilang kayang kainin yung mga breeder na yan, eh, na dap niya. Ang dami, oh. Oh. O, tingnan, busog na yung isa, oh. Sa dami ng dap niya natin. Yan, oh. Yan. Sige, magpakasawa kayo, mga prey, sa pagkain yan. Siya nga pala, mga kahabi, kung nagka-crush nga pala yung mga dap niya nyo dun sa mga pinaglalagyan nyo, huwag nyo lang silang itatapon yung tubig. Ang gawin nyo, lagyan nyo lang ng green water yung dap niya na pinaglagyan nyo na nag-crush yung mga dap niya. Yan, lagyan nyo lang ng green water yon. Tapos, mapapansin nyo, meron nang mabubuhay uli ron. Kasi hindi natin nakikita yun, eh, na may inanak yung mga dap niya natin na breeder doon. Hindi natin nakikita kasi sa sobrang liit nga nila, hindi natin napapansin na may anak pala. Oh. Kaya kung lalagyan nyo ng green water yon, mabubuhay yung ano, eh, lalaki yung mga inanak na dump niya natin. Kasi yung sa akin ganun din, eh. Yung mga pinaglagyan ko ng galon dito ng dump niya, ayan, parang ganyan lang sila, oh.
ang ginawa ko, sinalin ko sila sa isang aquarium. Yan, kagaya nito, sinalin ko sila sa ganitong isang aquarium. Tapos nilagyan ko ng green water. Halimbawa, ito, 5 gallon. Kalahati lang yung nailagay kong, naipon kong pinaglalagyan ng mga galon ng dap niya na nag-rust na akala natin wala na. Tapos yung kalahati niyan, pinuno ko, nilagyan ko ng green water. Hanggang sa, ayan na sila uli, oh. Oh, ang dami na uli. Ayan. Huwag nyo nga anuin na akala nyo wala na laman yung mga pinagbreeda natin ng pinagkultura natin ng dab niya. Kasi yun nga, oh, kung ako tinapong ko na yun, wala na. Hindi na ako makapagparami ng ganyang karami uli, oh. Kasi nag-crush din yung mga dab niya ako rito nung pumasok yung tag-ulan, eh. Nag-uulan na. Nag-crush na yung mga kinukulture kong dab niya. Pero sinubukan ko lang na isalin sila sa isang tank. Tapos nagpag-green water ako ng tubig. Hanggang sa yan, okay na uli. Marami na uli. May pag-uumpisa na tayong uling makakultura ng mga dab niya. Ayan o. Kasi malaki maitutulong ng dab niya sa pag-breed natin ng guppy. Lalo sa mga fry. Kailangan nila yan para mas mabilis silang lumaki. Ayan o. O yan. Ngayon kalalagay ko lang ito. Mga isang linggo meron ng improvement yung ating mga fry niya kasi babad sila sa live food, eh. Ang bilis lumaki niyan. Oh. Tapos ito. Itong reptab natin, no. Pinagi-green water ko lang 'yan tapos tatalbugan ko na ng ano 'yan ng mga fry. Isasalin ko na yung iba nito. Isasalin ko na rito sa reptab natin. Oh, ang laman lang naman ito, ano. Hipon lang naman ito, eh. Kaya okay lang 'yan, hindi kakainin nila yung dab niya. Magsasama-sama sila ngayon dito. Oh, green water na 'yan, kung mapapansin niyo. Itatry natin na paramihin uli yung ating ano, dab niya para sa pag-breed, wala na tayong problema na bibili pa tayo ng mga high protein na foods ng ating mga isda. Libre na yung ating mga live foods. Ayan o. Oh. Ito, meron tong mga fry pa rin, o. Oh. Ayan o, oh, kung mapapansin nyo. Ayan. O. Oh. Green water na rin yan kasi medyo nasisinaga ng araw yung parte ng pinaglagyan natin dito. Ayan. Kaya paano mga kahabi? Yan yung update ko lang po sa ating mga fry na pinapalaki ngayon dito. Ang dami na kasing fry dito kaya naisip kong paramihin uli yung ating mga dab niya kasi talagang kailangan natin ng live food sa ating mga isda. Eh mga kahabi, nailipat na po natin yung ating mga fry sa ating mga pinagkultura ng dab niya. Doon natin sila nilagay para kahit na gabihin tayo sa pag-uwi, mayroon pa rin silang kinakain doon. Kaya tuloy-tuloy ang kanilang paglaki. Paano mga kabi, hanggang dito na lang po ang ating video at maraming pong salamat sa inyong pong pag-subscribe at pag-suporta sa Algeros Vlog. Ang mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po. See you next vlog. God bless po mga kahabi. Bye-bye!